YouTube, Boy Boy Paul, welcome back to the channel. So, nandito tayo ngayon sa Alpha Male Fitness Gym sa San Fernando. So, binisit natin si Rodney kasi na-miss ko itong tao na to. Tagal namin hindi nakita and then at the same time, busy ako na nag-co-host ng mga clients ko dahil may mga competitions na dumating. And then at the same time, meron pa mga competitions na darating sa Natural Bodybuilding. Then, kakamustahin lang natin si Rodney kasi malapit na rin yung competition na hindi na natin kung ano magiging condition niya mamaya after the workout. So, ano si Rodney? So, basta mga kikipres. So, ano mo nalang ako ngayon? Legs ako ngayon. So, legs siya ngayon. So, ano si Rodney? Crossfit kasi ako. So, Monday, back. Tapos, Tuesday, chest. Tapos, may kasama na din ang biceps. Nasa bed. Tapos, Wednesday, legs. Thursday, shoulders. Tapos, guys, so regarding sa speed ng training, it doesn't matter kung anong speed yung sinusundan mo. As long as nag-enjoy ka, nag-improve ka, nag-progress ka, tuloy mo na yung ginagawa mo. Kasi importante naman is, so sustain mo to in the long run. Kasi namin, find what works for you. One on split. Kasi yung akin dinesign mo talaga para sa goal. So kung ano yung goal nyo, dun yung i-base yung workout split. At saka sa lifestyle, schedule. Pinakapasok talaga sa inyo. So ngayon kasi ako, bagong training block na sinusundan ko ngayon. For this training block, sinusundan ko is legs, push-pull, and then upper-lower. So ngayong workout ko is full day. And si Rodney daw is magle-legs. So basta, for 10 days out from Acer Contest, Philippines. So sana yung mga gustong manood dyan, tsaka pwedeng manood, supportahan niyo kami. Team KG, pati yung mga atlet ng Pilipino lalang. 10 days out, sa Subic. See you, see you. Lahat kami daw pupunta doon. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Girlfriend niya, kinipilm niya kung paano ginagawa ng posing niya. Then, mag-re-record siya sa coach niya. Okay? Everyday yan ha. 10 minutes after the workout. Para ma-check kung okay ba lahat bago siya sumalang sa competitions. Tandaan nyo, sa competition, hindi lang basta condition din yung kailangan mong hamunin or pagandahin. Presentation din, kasama niya. Mamiya kang comments. Oh.
And guys, nakikita na, naka-timer pa yan, ha? Yan, ha? Timer pa yan. Naka-timer pa yan. Tingnan ko lupit yung mga, ano, yung mga training nila sa posing. 10 minutes, ha? 10 minutes yung goal niya. Makikita nyo dyan. Yan, 10 minutes. Yun, tapos na yung workout and then yung posing practice ni Rodney. Imagine guys, ha, 10 minutes yun, dire-diretso. Front pose and back pose. Walang ano yun, walang pause every set. So, regarding sa competition. So, ano yung motivation mo this muscle contest? So, motivation ko is time, kasi first international show ko niyan, this muscle contest, October 8. So, ang goal ko naman ever since nag-compete ako ng NCCQ is one day mag-compete sa Olympia. And ito, huge step to, kasi kailangan mo ng pro card sa IFBB Pro League para mag-qualify for Olympia sa mga pro shows nila. So, ang goal natin ngayon is to get that pro card and Monday, sana makapag-compete sa Olympia. So, yun yung motivation natin ever since na hindi man tayo maging first homegrown, at least, sana, isa tayo. Mga goal niya pa rin is maging isa sa mga Pilipino na sasampa sa Olympia. So, mga nagtatanong pa lang, ano yung back? Kumbaga, isa siya sa mapampangang word na back, taong is ego. Pero sa akin kasi, parang expression lang namin na pa, back as bro, gano'n lang din siya. Ano naman pala papapayo mo sa mga first time or nagpaplano na mag-compete sa bodybuilding? So, lalo na sa mga ano pa lang, months pa lang nag-workout, tapos nahigayat lang sa amin, sa mga videos ni Bopoy, kila Master Ken, tapos sa mga ibang vloggers sa YouTube, TikTok, yan, social media. So, lalo na kung months pa lang ay nagbubuhat. So, huwag madaliin yung process kasi hindi naman to race. Actually, marathon to eh. So, longevity tayo, hindi mabilisan. Let's say, mabilis mo nga nakuha kung yung ready mo naman at race, di ba? Wala rin. So, enjoy the process. More progress is keep progress. Naman namin nakuha agad ito na 1 year. Kasi ang nakikita nyo na sa social media yung final product. Pero yung mismong yung journey kung paano nagsimula talaga sa parang walang-wala talaga, hindi nila nakikita yun kasi ibaga, hindi lang na-document ng isang tao yun or hindi nila na-document ni Rodney yun. Pero sa totoo niya, talaga naghirap talaga siya para makuha niya kung anong meron siya kayo. Wala. So kung ito, like ito sa competition ni Rodney, talagang mas maganda na yung maging over-ready ka kaysa sa mag-stay ka sa, kumbaga maging complacent ka lang sa average na effort na ginagawa mo. Kasi imagine mo, ang tagal na naka-prep ni Rodney, tapos imagine yung 10 minutes na posing ngayon, akala ko yung posing na pinag-practice namin ng mga clients ko is napakahirap na, pero siya, imagine 10 minutes, ako, personally, hindi ko pa nagawa yun, pero yung ginagawa niya yun, talaga saludo ako sa tao ko. Kasi, nakilala ko itong taong to, talagang ang laki ng in-improve niya kasi talagang dinrend niya yung ginagawa niya talaga since para maabot niya kung anong meron siya ngayon. Kaya nakaka-proud yung taong to. Mga advice para sa mga gusto mag-compete, yung buhat madali na lang yan eh. Kumbaga, itrain mo yung disiplina niyo. Ako kasi naging, bago ako mag-bodybuilding, naging athlete din ako sa basketball, volleyball. So, alos lahat naman siguro ng mga student athletes na all ang end ngayon. Alam yung hirap ng mga training, tsaka kung paano nahubog yung disiplina nyo sa training. Respetuhin yung coach nyo, follow lang sa mga protocols, di ba? So, kung na-survive nyo na yun noon, ako, na-survive ko yun noon, at least, Train ko na yung sarili ko. Tsaka kung ano talagang ibigay sa akin nun, solid. Tapos, full time namin nun sa training, 8 a.m. 6 a.m. nandun na. So, di ba, dun pa lang. Disiplina talaga. Disiplina na talaga yung ano. So, padali na lang yung bodybuilding ngayon, actually, kumpara doon sa mga sports na lupa. Tapos, yun, train nyo lang yung disiplina nyo kasi yung motivation nawawala yun. Pero yung disiplina, kaya na kaya. Oo. Okay.
gagawin ng gagawin ng pag-ibig. Baba. Baka may gusto kayo shoutout. Shoutout. Team KG, tsaka ano, Puso Fam. Mas ko na kayo. So, supportan ulit natin sila, muscle contest, and days out sila. Guys, sa Subic ko gaganapin, itang it's tayo doon. So, good luck with you. Thanks, Bob. Bakit gusto kang i-vlog sa vlog natin? Kasi mga pala, gusto kong makita yung progress ko from since nag-start ako andun sa IG ko at engineering scene. So, follow na rin kayo. Sa Men's Fitness Gym, Dolores at San Fernando Branch. So, masarap mag-prep dito. Tingin guys sa labas. Oh. May susis machine, LA Bake Shop, tapos pala yung kapampangan. Hindi kong nagawa, no? That's a challenge talaga sa sarili mo. Kung pick-quit ka, tapos niluluto nila. Diba? Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Okay? So, see you on the next one. Peace!